Nasa atin na pong linya ngayon si Ma'am Maria Cristina Cacion, ang Executive Director po ng LTFRB. Ito po yung napaka-importanting paliwanagan para po lalo pa at baka daw ho tayo maisailalim na sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Okay, maganda umaga po, Attorney. Good morning. Magandang umaga po, Sir Ted. Hindi po ako attorney at si ano po, Ma'am BJ Chacha po. I'm sorry po. Good morning din po sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood po ngayon sa inyong programa. Opo, ay sorry po sa pagkakamali. So, attorney look alike na lang. Alright, attorney, sorry, director. Opo. Ma'am, meron pong inisyo no, na memorandum. Hindi, bago po ito, ngayon po na pinag-uusapan ng Alert Level 1, natatanong po namin si Mayor Olivares po, ang chairman ng Mayor's Council in Metro Manila nga, no, na doon po sa usapin na kung tayo po'y ibababa na sa Alert Level 1, kumusta ho naman ang kaakibat nitong pangangailangan sa mass transportation? Ito ho ba'y napaghahandaan na po ngayon ng DOT or LTFRB, ma'am? Yes po, sir. And this is for the first time na nai-anunsyo natin ito, no, na the LTFRB at ang DOTR ay nagko-consider na po na i-recommend po sa IATF yung 100% capacity po natin. So instead na 70% po, pagka bumaba na ng level 1 po ay magiging 100%. Of course, this is still subject to the approval of IATF po. Pero on the part of LTFRB and DOTR, we will be recommending po na mag 100% capacity na po tayo. Okay, 100% capacity. So, usapin po ng yung pong dami ng pasahero sa public transportation. Yes, pero, opo. Pero yung po namang kapasidad noong pong mga operators dito ho sa pangangailangan na ito. Kumusta ho naman? Kasi as we all know, dahil po sa pandemya, may mga kumpanya ng bus o fleet ng taxi na hindi nagpabiyahe nga kasi dahil nga po sa ano ho, sa limitasyon doon sa number of units, mga pinagpuputol ng mga prangkisa, kasama pa din po yung pong kawalan din po ng ano no ng nakikitain, kaya may mga drivers sila pinauwi sa probinsya. Marami ho ngayon ang mga units na hindi po umandar ng isang taon mahigit na kinakailangan po sigurong idaan ngayon sa malawakan pong mga pag-aayos ng units kung sakasakali. Yes po, sir. On the part naman po, sir, sa mga fixed routes po natin po, naglabas po ang LTFRB na Memorandum Circular 2022-023 po on the resumption of operations ng mga provincial public utility buses natin on mga interregional routes na touching or not touching Metro Manila po. And coverage po nito, those na meron pong valid and existing ng mga prangkisa po. Kahit pa po yung mga nag-expire na no, noon, pero nakapag-file naman po sila ng extension of validity prior sa kanilang expiration at yung may mga provisional authority at may mga special permits po. Ito po yung covered po nito. And then yung mga routes po na covered, sabi ko na nga po kanina, yung mga interregional routes na touching Metro Manila, like for example po, yung mga provincial commuter routes natin ng Region 4A, na yung pre-pandemic po nila na endpoint ay Cubao, na na-modify noon nung panahon ng pandemic na papunta sa PATX, ngayon po ay yung mga provincial commuter routes na ito ay nire-restore na po natin, balik sa kanilang original endpoint sa May Araneta Bus Terminal via opo. C5 po. And okay. Then of course, yung mga interregional routes natin touching Metro Manila. Not touching Metro Manila. Sige po. Mamaya natin pupuntahan yung MC na yan na inyong binabanggit. Kasi mukhang baka po hindi nyo alam o kaya po naman baka hindi alam po ng board o kaya po baka meron lang hong nagmamagaling o nagkukusa po na despite the MC, may ibang order na ibinigay sa ilang pong operators ng bus na ang biyahe nga po sa binanggit nyo rehiyon. Tuho muna. Ma'am, 100% capacity recommendation para po doon sa kapasidad po ng public transportation. Yung pong tanong namin eh, kung sakasakali po mag-alert level 1, so marami ho ang mga magiging pasahero. Ang problema po, yung kahandaan ng mga operators. Kayo ho ba'y nag-actual, if I may say, parang body count ba? Ilan bang units ngayon ng mga bus operators ang ready to travel
next week, for example. Kasi nga po, as you know, ma'am, marami po mga operators na ang bus ay 300, 400, 500 na hindi po lahat bumabiyahe ngayon. Maraming mga units nila ang nakatenga, kailangan magpalit ng baterya, kailangan mag-tune up, and then, ito pa ho, yung mga drivers nila, wala na ho ngayon. So kapag po nag-alert level 1, kahit na po tayo mag 100% capacity, kung wala namang babiyahe, kasi ang operator ay hindi pa handa sa pag-operate ng kanyang fleet. Yes po sir, no. With regard to that naman po sir, pagka aabisuhan po natin ang ating mga operator na maghanda na po, and then magkakaroon po ng last week nag-start po, nagkaroon po ng mga series of inspections po, no, ang ating central office, pati naman din yung ating mga regional offices, inspection of PUV units, and then also the terminal inspections po sir. Tuloy-tuloy po natin ito para at abisuhan yung ating mga operators na kapag 100% na po ang alert level 1 na po tayo, no, sa Metro Manila, ay kailangan na po ma-field nila ang lahat po ng kanilang mga fleets po sir. Mhm. Kumbaga director, nag-advise na ho kayo na ang mga operators mag-ready na at any time, dahil magpo-full operation na sila. But so far po, Director, ano po ang response talaga ho sa inyo? Lalo na ho noong mga nawalan na ho ng puhunan, talaga ho ba sila'y babalik? Ano ho ba ang realidad ho on the ground? Totoo naman po sir, no, may mga nabalitaan tayo, lalo na yung sa mga taxi services daw po, na meron po yung mga huminto na lang po dahil sa, yun nga, dati kulang yung mga, tawag na to, yung kahit nag-increase tayo ng fleet ng 50%, naging 70%, pero yung attitude kasi ng mga mananakay, minsan may iba po talaga na yung hindi pa masyadong ano na lumabas po. Pero siguro ngayon, fair na magiging alert level 1 na, ma-assure na siguro sila na meron ng demand, no, for their services po. Sige po, so siguro ano na lang ho natin, ating obserbahan, ano ho, kung sakasakali nga makakatugon. Yes, po, opo, opo, ang mga fleet owners, lalo na ho itong mga bus na nanggagaling sa probinsya. Mambalikan na ho natin to, no, itong memorandum circular na ito. Dito ho, ang nakapirma, may copy ho kami ni Chacha dito. Ito po yung napaka-importante, mga kapatid, ha, makinig ho kayo dahil may pakialam po tayo sa isyong ito, no. Si Attorney Delgra, nakapirma, itong si Board Member Pernito, ito pong si Board Member Begyan, at attested by kayo po, Maria Cristina Casyon, alright, Executive Director. Okay, so sa inyo na ho nang galing, yung pong mga dati na pinagputol-putol na mga ruta, kung kayo po ay ang inyo pong mga biyahe ay nanggagaling po sa Region 4A, kung dati-rati po hanggang PITX lang kayo, pinapayagan na kayong dumiretso via C5 dito po sa Cubao, dito po sa Araneta Common Terminal, di ho ba? Tama po? Yes, sir. Opo. Yes, sir. Opo. Opo. Sige po. So, pwede niyo ho bang banggitin lang po, kung alam po ninyo, Direktora, ano ho, ano-ano pong mga ruta ito ang pinapayagan na ngayon bumiyahe Region 48, mga probinsya, papunta po dito po sa Cubao, diretso kumbaga. Go ahead, ma'am. Sa pagkakaalam ko sir, no, yung mga commuter routes po natin, halimbawa po doon sa may Batangas po, papunta ng dati po ay sa PITX po sila nag-end point. Ngayon po ay pinapayagan na po papuntang dito sa may Araneta Center, Cubao po. And then yung mga commuter po ng mga routes ng mga Laguna, yung mga ganyan po ay ganun din naman po. Okay, sige po. So maliwanag yan, sa inyo po galing yan, ha. At dito po sa naturang memorandum circular, wala ditong mga iba pang nakasaad na may limitasyon yung mga bus na nanggagaling sa probinsya na yung mga lagpas sa 80 kilometers ang biyahe ay doon pa rin sa PITX. Wala ho nakalagay dito, di ba? Wala naman po, sir. Ang nakalagay lang po kasi dito, sir, yung mga dating prangkisa na po. Yung mga dating prangkisa ng 4A na ang endpoint ay Cubao, na modify sa
ITX, yun yung binabalik natin sa original endpoint niya ng Araneta Pastor Rinaldo. Okay, opo, opo. Sige po, pero alam niyo ho ba na... Actually, sir, ang ginawa po natin dito, sir, without any qualifications po para maging simple at madaling ma-implement opo. Po, mm-hmm. na ginawa nating lahat ng mga pre-pandemic na mga franchisa po. Mm-hmm. Opo, opo. So, dito po kasi sa inyong memorandum circular, ang petsa po nito ano ho, ay Pebrero 16. Pero nung Pebrero 18, ito pong isang ang pangalan po ay si Mr. Bolano. Alam niyo ba kung ano ho ang posisyon nito diyan po sa LTFRB, ma'am? He is the chief of our technical division po, sir. Opo, opo. Nagpatawag siya ng meeting, ano po, si Joel Bolano, through Zoom noong Pebrero 18, alas 3 ng hapon. Opo. Yes, po, at sir. Kanyang kinausap ang mga bus operators, pero binigyan niya ho ng limitasyon itong memorandum na ito. Kumbaga, sinabi niya, yung daw pong mga ang ruta mo ay 80 kilometers mahigit, doon ka pa rin babagsak sa PITX. Alam niyo ho ba ito, ma'am? Actually, hindi po, sir. Sige, sir, we will clarify with Sir okay. Joel, sir, with regard to that, sir. No? Kasi ang sa pagkakaalam po natin, kung ano po yung dating ruta niyo at pre-pandemic na prangkisa niyo na dati ay Araneta Center Cubao naman po talaga, ay ganun po yung ano po, intention na yes. to MC. Kaya nga po. So example dyan, kung inyong prangkisa original, no, ay nanggagaling ka ng probinsya, di ba ho, dyan sa, di ba dati-dati, naalala ho ninyo kapag mag-Holy Week, kapag magkakaroon ng undas, yung uuwi po ng Bicol, di ba meron pong terminal sa Araneta Cubao? Yung uuwi ng Samar, meron din. Yung uuwi ng Leyte, meron din eh. Yung mga pre-pandemic nga po ng mga prangkisa. Alright? So ngayon, ito pong si Mr. Bolano, nagpatawag ng meeting at sinabi niya, ito po, no, ito po ay galing sa mga mismo home players po sa industriyang ito, nagtakda siya na yung pong 80 kilometers mas mahigit ay mag-PPITX pa rin. So meaning, kumbaga po, ang specifically lang ho na maaari doon po sa inyong order ay ang biyahe lamang ay Batangas City, Lipa City, San Juan Batangas, Santa Cruz, Calamba, Laguna, ano ho. Ang tinawag niyang commuter routes lang daw ho. Lumalabas dito, ma'am, sa kanya pong order na hindi niyo po alam ha. Ironically, hindi niyo alam pero ito'y kanya in order. Lumalabas po na yung mga biyahe po nang galing sa probinsya na may mga bagahe because atsatsa, the principle sa travel is, ano ba gusto mo? Direct flight o connecting flight? Direct flight. The most convenient way for passengers is a direct flight. Mm-hmm. So kung galing ka ng mga lugar, ano po, na mas malayo sa 80 kilometers, dadaan ka ng sir, safer. Gusto mo? About, yes sir, you're talking about Bicol and ano ba sir? Bicol and other reason 5 po ng mga provincial bus routes po. Ma'am, hindi na po natin isama. Ma'am, hindi kasi na po natin. Ma'am, po sandali mo ma'am. Sandali mo ma'am. Sandali mama. Yung region 4A. Okay. Sa region 4A po, wag mo na isama region 5. Region 4A, ma'am, magbilang po kayo ng kilometro. Okay. Yes, opo. Sir. Ilan ang bus na ang biyahe from region 4A ay higit 80 kilometros na gustong pababain po ni Mr. Bolano sa PITX at hindi sa Cubao? Yun po ang alamin po ninyo. Yung Region 4A, ma'am, na biyahe. Opo. Yes, sir. So, ito yung Quezon, ma'am. If this is provincial... Opo. Yes, ma'am, di ba ang Quezon po galing sa... ano? Ito po yung Region 4A din? Hello, ma'am? Hello? Naghang opo. Si Ma'am Kasyon. Ayan na, bumalik. Opo. Ma'am, yun ho bang, anyway, so region po, opo. So region, sorry po opo. Ha, kasi we're on our way kasi to Marawi. Kaya opo. Po, yes, ma'am, opo. Opo. Anyway, sige po, ma'am. So region 4A lang ho pag-usapan natin dito. Huwag na ho natin pakialam po yung labas na region 4A na memorandum na ito. Magbilang po kayo ng ilang mga biyahe ng bus na higit 80 kilometro. Region 4A. Kasama ho ba dito ang Quezon Province, ma'am? Lucena, for example.
Napuputol na po tayo. Okay, anyway. O sige, our point here mga kapatid is that meron pong inisyong memorandum. Hello ma'am? Inisyong memorandum? Yes sir. Apo, yes. Apo. Sige, sige ma'am. So pwede nyo ba nalang itong i-check kasi nga po tayo pinaputol-putol na ang punto lang po namin ma'am is that kung meron po namang MC na inisyo ang LTFRB simplified, wala naman pong limitasyon, bakit merong isang Joel Bulano na nagtatakda ng limitasyon? With regard to that, sir, though, kasi baka maputol uli ako, ano lang namin, sir, well, we assure you, sir, no, that we will, anong tawag na ito? We will talk to Sir Joel with regard to that, and LTFRB will be issuing a clarificatory statement with regard to that particular opo. Na... Ano po, kasi po, ang order, ma'am... Para mas malinawan po yes, tayo, sir. Yes, opo. Kayo po, para kayo malinawan, ma'am, because we have practically... Ano ho, halos parang summary po ng kanyang pagkikipagpulong sa mga operators. Yung po mga nanggagaling ng mga Lucena, Chaong, Sariaya, yes, San Pablo na daily commuters po na higit 80 kilometers, ang gusto hong mangyari ni Mr. Bulano, padiretsuhin pa rin sa PITX at pinagbabawalan ng mga bus companies na dumiretso po sa Cubao. So meaning, pagdating mong PITX, magkakarusel ka pa. Papunta rito po sa iyong next connecting flight, kumbaga connecting travel po ninyo. Ito po ang kanilang sinasabi lamang na mukha ho yatang dito, pinahihirapan na naman po ang commuters. At the same time, gusto ho, mamaya ko na pag-uusapan po yung business interest dito ma'am. Go ahead po. Yes sir, as I've said earlier sir Donna, we will talk to Mr. Bulano and then LTFRB will be issuing a clarificatory statement with regard to that po, sir. Kasi baka ang qualifier ni Mr. Bulano is yung term na provincial commuter. But para po hindi po malilito yung ating mga commuters at ang ating mga bus operators, LTFRB will be issuing a clarificatory statement on that point, sir. Opo. But thank you nonetheless for bringing that to our attention po, sir. Opo. And in the first place, ma'am, bakit po magpapatawag ang isang technical director ng pulong with the operators without you, the executive director, knowing it? Siguro sir, it was within the ano naman din po yan ng technical division sir, under mm-hmm. naman po sa kanila, mm-hmm. yung mga operators din po sir. Okay, anyway, sige po, ang ating pong bottom line po dito, ano ho, direktora, is that kung maaari lang, kanila po namang i-consider yung pong convenience ng mga pasahero. Yes, po, yung po lamang po yung bottom line po, convenience, para din po doong sa NLET. Ito pong NLET ninyo, actually, diba? Actually, sir, that was the bottom line considered why this MC was conceived, sir. And then, dun sa interregional routes, may emphasis po on mm-hmm. the provincial mm-hmm. commuter routes po na mag-aaranitan. Opo. Kaya nga po. Opo. O sige po. Salamat po na marami, Direktora. At sana po, muli ho kaming makatawag sa inyo para lang ho klaruhin itong bagay na ito. Kasi ngayon po, marami ho sa aming mga viewers from Quezon Province nga, ang nagre-reklamo ngayon pa lang, ba't naman ako hihinto sa PITX para ako sumakay pa ulit papunta ng Cubao? Thank you po, sir. Noted on that po, sir. And apo. Maraming salamat po for bringing that to our attention. Apo. Thank you, thank you, ma'am, sa inyo pong panahon na binigay po sa ating programa. Maraming pong salamat sa inyo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.